Okay, good day class. This is the second part of our lecture for construction contracts. So, bakit tayo naka-excel ngayon? Kasi nga, may mga exercises tayo kung saan i-apply natin yung konsepto na diniscuss natin dun sa part 1. Okay, so requirement muna tayo. Laging kapag halimbawa may problem, requirement yung isa sa laging unang titingnan. So, ang requirement natin for this problem is to prepare journal entries and amount to be recognized as revenue, costs, and profit from 2021 to 2023. So, ito yung buong problem. Si Dima Tibay Construction Company entered into a contract to construct an office building and plaza at a contract price of 10 million pesos. Dima Tibay uses percentage of completion method to account the revenue from their contracts. So, the data below summarize the activities of the construction for the year 2021 through 2023. Okay, so ito yung mga nasa libro raw nila during that period or yung mga nangyari from 2021 to 2023 in relation to sa contract price na 10 million. Okay, so and then si actual costs incurred. So, ibig sabihin nito, kada taon, ito raw yung nai-incur na cost ni Dima Tibay in relation dun sa contract price sa 10 million. And then, syempre, meron tayong estimated cost to complete. Okay, so last time, sabi natin, pag percentage of completion, ang kinukuha natin is kung ilang percent na ba yung ibinigay nating input or effort. Yun yung magiging basis nung ating revenue recognition. Okay, so, yung actual cost incurred plus estimated cost to complete, yung sum nun is yung estimated total cost nung ating construction. Okay, so para makuha yung ating percentage of completion nga, actual cost incurred divided by the total amount or the estimated total contract cost. Ano naman tong progress billings na to? Ma'am, parang wala ka namang in-explain na progress billings last time. Okay, so when we say progress billings lang, yan yung mga cumulative billings. Kumbaga, di ba, meron tayong contract price with the customer amounting to 10 million. So, ikaw, nasa construction company ka, may ginagastos ka para dun sa pag-construct ng building. So, syempre, hindi mo pwedeng pabayaan yung cash flow mo. Dahil may nilabas kang pera, dapat may pumasok ding pera sa'yo. So, that's the time na yung 10 million from time to time, ibibill mo si customer. Yun yung ibig sabihin ng progress billings. And out of this progress billings, may mga portion daw na nakolekta na. Kaya kung titignan ninyo yung collections natin or itong progress billings natin, kapag ito total natin yan, same lang yan dun sa contract price natin. Kasi syempre, hindi naman tayo pwedeng mag-bill ng sobra sa kung magkano yung napag-usapan natin with the customer. Okay? And by the way, itong progress billing na to class, nung before kasi magkaroon ng PFRS 15, ang ginagamit when it comes to construction contracts is yung PAS 11. At dun sa mga nagbasa, yung PAS 11, yun yung tinatawag na traditional accounting. Kaya kung mapapansin ninyo, parang palaging dalawa yung entry na kinikreate. Pinapakita lang yung comparison nung ano ba yung standard prior dumating si PFRS 15 versus yung ginagamit natin ngayon. Okay, so for this discussion, ipapakita rin natin yung dalawa. Okay, so necessary entries muna tayo. Sabi natin si PAS 11 or yan yung traditional na tinatawag. At si PFRS 15. Okay, so ano-ano ba yung mga nangyari in relation dun sa pinasok na kontrata with the customer? E di ito, nagkaroon ng actual costs during the project. So, ibig sabihin, naglabas ng pera. So, sa traditional cost, yung actual cost incurred na yan, papasok sa construction in progress. Yan. So, ano si construction progress? Isa tong account na ginagamit
sa PAS 11. When we say construction in progress, yan yung actual cost plus kung magkano yung i-recognize na profit for the year. Okay? So, in short, cost plus profit, revenue rin yan. Kaya pansinin ninyo, class, kapag itinotal nyo yung lahat ng debit ni construction in progress, magre-recognize lang siya or tatali lang siya dun sa kung magkano yung ating contract price with the customer. Okay? So, ang construction in progress natin para dun sa actual cost na na-incur natin is yung 3,200,000. And then, credit tayo ng cash or kung halimbawang hindi man cash yan, payable, pwede rin. But for this discussion, ang gagamitin na lang natin is cash for the simplicity of this discussion. So, ito yung entry para sa pag-recognize ng cost na na-incur natin when it comes to PAS 11. Paano naman kay PFRS 15? So, kay contract cost tayo and credit tayo ng cash or payable amounting to 3,200,000. So, bakit contract cost? Kasi 'di ba ang sabi natin, may na-incur tayong cost, pero hindi pa natin pwedeng i-recognize as construction cost or cost of construction. Kasi wala pa naman tayong nire-recognize na revenue. Kaya for the meantime, dun muna natin siya ipapasok sa contract cost. So, in short, pag sinabing contract cost, parang interim account lang siya. Kumbaga, daanan lang. Pero, at the end of the period, magzi-zero out din siya. So, ano-ano pa yung transactions na related dito sa mga binigay na data? Yung actual ha, so, dito tayo kay progress billings. Yan. So, dahil ikaw ay nag-bill, ibig sabihin, meron kang inaasahang receivable. And then, yung entry natin is progress billings. Okay, so bakit progress billings? Bakit credit progress billings? Kasi hindi ka pa naman nagre-recognize ng revenue. Kumbaga, nag-bill ka pa lang. At the end of the year, nag-bill ka pa lang. Okay? So, pag ikaw ay nag-bill, AR, and then progress billings. Okay? Hindi muna natin siya pwedeng isara kay revenue. May hiwalay tayong entry para dun sa recognition ng revenue. Okay, so, 3,300,000. So, paano naman dito kay PFRS 15? E di receivable tayo, which is almost the same naman doon sa ating accounts receivable or AR. Pero, ang mag-iiba is yung credit account natin. Wala nang progress billings when it comes to PFRS 15. Yan na yung contract liability. Okay? Kundi ako nagkakamali, itong contract liability or contract asset, kasama to dun sa diniscuss natin, dun sa first part ng ating construction contracts. So, bakit contract liability? Kasi nga, ang sabi natin, nag-bill ka. Nag-bill ka na, pero hindi ka pa pwede mag-recognize ng revenue. Kaya parang dito sa cost natin, nag-incur ka na ng cost, pero hindi ka pa nagre-recognize ng cost. Kumbaga, nasa contract cost pa lang siya. Ito naman, nag-bill ka na, pero wala ka pang revenue na nire-recognize. At dahil wala ka pang revenue, may binil ka na. Kumbaga, pag binayaran yung billing na yan, may matatanggap ka na, pero wala pang revenue, as if liability siya or unearned revenue. Okay, so sabay tayo magre-recognize ng revenue at cost of construction. So, balikan natin yung problem bukod dito sa ating cost na na-incur for the year at dun sa billings na ginawa natin kay customer, syempre, dahil nag-bill tayo, nakakolekta tayo. At yung collection may impact ulit sa libro natin. Yan. So, nakakolekta ka raw ng 3,100,000. At dahil nakakolekta ka, edi bawasan mo ngayon yung receivable mo.
Pero dito, halos wala namang magbabago dyan. Naka-receive ka ng cash, hindi mag-debit ka ng cash, tapos bawasan mo yung receivable mo. Okay? So, bukod dyan, meron pa tayong pahabol na entry. Sabihin mo, ma'am, di ba yan lang naman yung mga data na given? Ano pa yung may impact sa libro ni entity or ni Dimati by construction? Yan na yung recognition ng revenue. So, bakit tayo magre-recognize ng revenue? Okay, kasi ang sabi natin, percentage of completion yung ginagamit ni Dimatibay. So, when we say percentage of completion, ibig sabihin, meron na siyang ginagawa, hindi pa nga lang tapos lahat. At isa sa patunay na may nagawa na siya, eh, nag-incur na tayo ng cost amounting to 3,200,000 during 2021. So, paano tayo magre-recognize ng revenue? Ano yung mga figures na ilalagay natin dyan sa mga yan? So, compute muna tayo ng revenue. Okay? So, para makapag-compute tayo ng revenue, ang sabi natin kanina, 2021, 2022, 2023. Sabi natin kanina, ang percentage of completion is the actual cost incurred divided by the total estimated cost to complete. Okay? Eh, ma'am, wala namang total estimated cost to complete. Eh, di ba, sabi nga natin last time, yung total estimated cost to complete, yun din yung magkano yung na-incur mo for the year plus kung magkano yung na-estimate mo pang gagastusin para sa buong proyekto mo. Yun ngayon yung total estimated cost nung ating contract. Yan. I-total lang natin to. Ibig sabihin, may na-incur na tayong 3,200,000 pero based from past experiences nung construction, meron pa raw tayong ini-estimate na additional 6 million na gagastusin. So, ang total gastos natin para dito sa ating contract is 9,200,000 during 2021. Okay? Then, 5 million. Wait lang. So, mag-incur tayo. Okay? Sabi natin kanina, itong actual costs incurred natin, yan yung yearly. Okay? Pag sinabing total estimated contract cost, hindi natin kailangan yung yearly lang. Dapat yung cumulative actual cost natin. At para maging cumulative actual cost, itong actual cost incurred natin, edi idagdag lang natin yung costs incurred from previous year. Yan. So, dahil 2021 nag-start yung ating contract, di wala tayong costs incurred from previous year. Okay? Yan. Ito yung actual costs incurred to date. Ibig sabihin, cumulative yan. When we say actual costs incurred to date, cumulative yan. From the day na nag-start tayo ng construction hanggang sa mga susunod na period. Okay. So, dagdag lang natin to. Yeah. So, ibig sabihin, noong 2021 daw, may na-incur tayong cost, 3,200,000. Pagdating noong 2022, may additional cost tayo na 4,300,000. Ibig sabihin, by 2022 or by end of 2022, ang total cost na i-incur na natin is 7,500,000. Plus ang sabi, by 2022 raw, meron pa raw ini-estimate na gagastusin amounting to 1,600,000. Kaya mapapansin ninyo, yung total estimated contract cost natin, class, hindi siya naka-fix. So, katulad to nung sa installment sales, di ba sabi natin last time sa installment sales, yung gross profit ratio natin, hindi yan naka-fix in reality. Kasi nagbabago-bago yung presyo ng cost natin na dinadala natin.
So, ganun din dito kay construction contracts. Yan. So, kunin na natin ngayon yung percentage of completion natin. Yung actual costs incurred up to date. Ibig sabihin, yan yung cumulative na gastos natin kada taon. Divided by yung total estimated contract cost natin. So, percentage of completion. Divide lang natin. So, ibig sabihin, out of the 9,200,000 daw na cost na ini-estimate natin, meron na tayong na-input na 3,200,000 or at least 35% ng proyekto na gawa na natin. Okay. So, by 2022, 82% na raw yung nagagawa. And by 2023, 100% completed na yung construction natin. Okay? So, ibig sabihin nito yan, class, ganito. Paano natin makukuha yung cumulative? Kumbaga, yung percentage of completion sa bawat taon. During 2021, yung 35% na yan, lahat yan nangyari for that period. Ngayon, pagdating ng 2022, itong 82% na to, ang sabi natin, up to date to. Kasi yung cost na kinuha nga natin is kasama yung 3,200,000 from previous year. So, itong 82%, less natin yung 35%, itong 48%, yan lang yung percentage of completion na nangyari for the period of 2022. Ganon din dito kay 2023. Sabi natin 100% completed na yung construction natin by that period. Pero sabi nga natin, during 2022 may 82% na nabuo yung ating construction. Kaya pagdating ng 2023, since dun yung kumbaga natapos yung ating construction, meron tayong additional input na 18%. Kumbaga sa four-story building, nung first year, ang natapos natin, dun sa first floor pa lang, and then bahagi nung second floor. Pagdating nung 2022, ang natatapos na natin, nadagdagan, na kumpleto na yung completion ng, kumbaga, completed na yung second floor, nadagdagan pa nung sa third floor. At pagdating nung 2023, pati yung fourth floor, nagawa na. Yun yung ibig sabihin yan. So, bakit natin kinuha yung actual, kumbaga yung percentage of completion sa bawat taon? Okay, so pwede natin gawin ganito yung computation natin. Yung revenue natin, sabi natin, ang revenue is yung contract price. Kumbaga, ito yung inaasahan nating tatanggapin natin mula sa customer natin. So, 10 million. Pero, yung 10 million na yan, para yan sa kabuoang kontrata or para yan sa period na start ka ng construction hanggang sa matapos mo 100%. So, percentage of completion, out of the 10 million contract price, 35% lang dyan yung pwede nating i-recognize as revenue. Pagdating sa 2022 or sa second year, out of the 10 million na contract price, yung 48%, pwede nating i-recognize as revenue for the period. For the period to ha, for the period. Bakit for the period? Eh diba dun sa libro ni Milan, yung revenue na kinukompute natin, revenue up to date, tapos binabawas pa natin yung revenue from previous year to come up with the revenue for the period. Okay, so dito sa computation na to class, makikita natin, hindi naman natin ginamit as percentage of completion yung 82%. Ang ginamit natin is yung difference ng 82% less 35%. Bakit yun yung ginamit natin? Kasi sabi nga natin kanina, as of 2022, 82% complete na yung ating construction. Pero tatandaan natin na yung 82% na yan, portion yan, nangyari nung 2021. Or 35% niya nangyari nung 2021. Kaya yung difference na 48%, yan lang yung kumbaga natapos nating input by 2022. Kaya hanggang dun lang din yung pwede nating i-recognize na revenue.
Okay, so ganun din dito sa 2023. Ang gagamitin natin basis is yung 18%. Para, dagdag na lang natin yung actual cost na nai-incur natin sa bawat taon. Ito na yung profit or loss natin for the period. Yan. So, ito na yung profit or loss natin for the period. Ngayon, ang sabi mo, ma'am, hindi. Masyadong maikli yan. Di ba parang nung binasa ko yata yung libro, ang haba nun. Okay, so pwede naman natin siyang gawin na katulad nung kung ano yung nasa libro para makita natin na talagang kahit ito lang yung i-compute natin or ito lang yung gawin natin computation, eh magtutugma tayo doon sa method na alam natin. So, dito tayo sa revenue na 10 million. Sabi natin across yan. For the whole period or for the whole construction period, yung 10 million. Okay? So, lagay natin yung percentage of completion natin based dun sa actual cost incurred to date. So, yan. Ito yung pwede nating i-recognize na revenue. Yan. Kaya makikita nyo 10 million yung total. Kasi nga, equivalent yan dun sa 10 million na contract price natin. Pero syempre, dahil up to date to, revenue by 2021, meron daw tayong revenue na 3,478,260. By 2022, meron na tayong revenue na 8,241,000 kasi nga naka 82% complete tayo sa construction. At by 2023, 100% completed na raw yung construction. Kaya yung buong 10 million pwede nating i-recognize as revenue. Pero tatandaan natin na from year 1, year 2 hanggang year 3, meron tayong nire-recognize na revenue kada taon. So, hindi natin pwedeng isama yun ulit or i-recognize ng buo. Kasi nga, nag-recognize na tayo from previous year. So, ang mangyayari, madodoble tayo ng revenue na nire-recognize. So, ibawas ulit natin yung revenue na nire-recognize sa bawat period. So, dahil first year pa lang natin si 2021, katulad ni cost, wala ring revenue from previous period na tinatawag. Okay. So, pag binawas natin yan, revenue for the year. Okay, so ito, ilagay natin dyan. Since yan yung nirecognize. Yan. So, ibig sabihin, ang revenue for the year natin, 3,478,000 for the first year, which is, yung based naman sa computation natin ng una, tally naman tayo. By 2022, or second year natin, ang revenue for the year daw natin ay 4,763,000. Kung titignan natin or babalikan natin yung kinumpute natin kanina based dun sa 48% completed or completion, magre-recognize, pareho lang yung na-recognize nating amount ng revenue. Okay, so dito naman kay, dito tayo. Yan. Dito naman kay third year, sabi natin 100% completed na by third year. So yung 10 million na yun, lahat yan, recognize as revenue. Pero tatandaan natin na from previous years, meron na tayong na-recognize na 3.4 at 4.7. Kaya, out of the 10 million, 1.7 na lang yung pwede nating i-recognize sa third year. At kung babalikan natin yung kinumpit natin kanina, pareho lang sila ng figure na kinalabasan. Then, less natin yung actual costs incurred natin to come up with the gross profit for the year. So, either computation, kahit anong computation yung gawin natin yan, pareho lang. Yun nga lang,
sa tingin ko, medyo mas prone lang to kay error, yung long method natin or yung longer method natin. Bakit? Kasi yung revenue na nakukompute natin is up to date. Laging up to date. So, paano kapag halimbawa ikaw ay nagmamadali, nagsasagot ka, nagmamadali ka, nakita mo na sa revenue to date pa lang, kasama na siya sa multiple choice. E di, yun na agad yung kukunin mo. Naliwala na sa isip mo na meron na tayong revenue na na-recognize from previous years. Okay? At kailangang ibawas pa yun para sa revenue na i-recognize natin for the period. So, meron na tayong table dito, class. Pwede na natin ituloy yung entry natin for the first year. Sabi natin, recognition of revenue. So, pag magre-recognize tayo ng revenue, based on PAS 11, kasabay na rin siyang, kasabay na rin i-recognize yung cost of construction. Magkano nga yung cost of construction natin? Equivalent lang siya dun sa cost na na-incur natin, which is 3,200,000. And then, record tayo ng construction in progress para sa profit natin. Kaya nga, ang sabi natin kanina, si construction in progress, hindi lang siya yung cost. Kumbaga, yung dinedebit natin kay construction in progress is the combination or sum of our cost and profit. Kaya pwede na rin natin sabihin na si cost, construction in progress, yan din yung ating revenue. Okay. At syempre, credit tayo ng revenue. Revenue up to the amount no, pwede nating i-recognize for the year. Okay, so 3,478,260 kung ito total natin itong dalawa, same lang siya, 3,478,260. Yan yung kay PAS 11. E paano yung kay PFRS 15? So tatandaan natin, between PAS 11 and PFRS 15, ang ginagamit na natin ngayon ay si PFRS 15. So, dahil magre-recognize na tayo ng revenue, yung contract liability na nirecognize natin kanina, mababawasan na or maaalis na. Depende sa kung magkano yung amount ng revenue natin. Contract liability. Revenue natin ay 3,478. And then, revenue. So, dahil nag-recognize tayo ng revenue, mag-recognize na rin tayo ng cost of construction. 3,200,000. Yan yung cost na na-incur natin for the year. At dahil nag-recognize na tayo ng cost, di ba sabi natin kanina, nung na-incur natin itong 3,200,000 or nung naglabas tayo ng pera para dyan sa 3,200,000, ang ginamit nating account ay si contract cost. So, dahil nag-recognize tayo ng revenue, pwede na rin nating i-reclassify itong contract cost into cost of construction. Okay, so ang gagamitin natin dito is contract cost. Kumbaga, isini-zero out na natin si contract cost. Kaya ang sabi natin kanina, si contract cost, interim account lang siya. Daanan lang pansamantala. So, dahil natapos na yung period class, isang period na yung natapos, kailangan gumawa ng FS. So, para naman yung FS natin dito? Financial statement. So, syempre, sabi natin si financial statement, ang bumubuo sa kanya, asset at liability. Asset, liability, and equity. So, asset, liability lang ipapakita natin dahil wala naman tayong kinreate na journal entry in relation dun sa ating equity portion. So, dito sa asset natin, namumuna dyan yung accounts receivable or yung AR. Ayan. Magkano pa yung AR natin? Sabi natin, naningil tayo ng 3,300,000. Nag-bill tayo kay customer kasi may nagawa na tayo eh. Tapos, for the year daw, out of 3,300,000, nakakolekta tayo ng 3,100,000. So, meron tayong accounts receivable na 200,000. So, dito kay PFRS 15, same lang yung kalalabasan. Kasi same amount lang naman yung ginamit natin or
ni-record natin para sa receivable at sa collection ng ating receivable. Ngayon, dito tayo ngayon kay cost of, dito tayo ngayon kay construction in progress. Okay? So, sabi natin last time, ang diniscuss natin, meron tayong contract liability or contract asset. Yan, si contract liability, tumutukoy siya kapag nakatanggap tayo ng pera or nakapag-bill tayo, pero wala pa naman tayo masyadong nai-input or wala naman tayo masyado pang natatapos doon sa ating performance obligation. Kaya siya liability. Si contract asset naman, baliktad. Mas malaki na yung nai-input mo, mas malaki na yung nagagawa mo na itatrabaho mo para sa construction versus doon sa ibinibill mo kay customer. Kaya, pwede rin nating sabihin na yung difference ng construction in progress account at difference ng ating progress billings, yun na yung lilitaw as contract liability or contract asset. Okay, so si construction in progress, meron tayong nirecognize na construction in progress para dun sa cost at meron din para doon sa ating revenue recognition or profit recognition. So costs incurred and profit recognition. Para lang makita natin yung component ni cost ni construction in progress. Yeah. So ibig sabihin ang total construction in progress daw natin ay 3,478,000. Ikumpara natin siya dun sa ating progress billings. Parang in short, si construction in progress natin or yung revenue na ni-recognize natin, pansinin ninyo, yung kinredit natin kay revenue is 3.4 million. Pag tinotal mo yung costs incurred at yung profit recognition, wherein ang ginawa nating entry is nag-debit tayo ng construction in progress, papareho lang yung total dun sa total revenue na ni-recognize natin for the year. Bawas natin siya or kumpara natin yung progress billings natin na 3,300,000. So, dahil mas malaki yung construction in progress natin kumpara dun sa progress billings, ang ibig sabihin, mas malaki yung na-earn na natin na revenue, na-recognize na nating revenue, kumpara dun sa sinisingil natin or ibinil natin kay customer, ibig sabihin, contract asset yan. This is a contract asset. Dito naman tayo kay PFRS 15. Sabi natin, wala naman tayong contract asset na ginawang entry. Or wala naman tayong ginawang entry para sa contract asset. Ang ginawa natin is contract liability. E di, itotal lang natin kung magkano yung ending balance ng ating contract liability. Sabi natin, nung nag-bill tayo, meron tayong credit. So, dahil credit siya, 3,300,000. At nung nag-recognize tayo ng revenue, meron tayong debit na 3,478. So, ibig sabihin, meron tayong debit balance ng contract liability. At dahil debit balance yan, from being contract liability, pupunta siya sa contract asset. Ayan. So, reclassify lang tayo ng account dito. Debit tayo ng contract asset. Dahil debit 178,000. And then, i-credit natin si contract liability. Bakit natin i-credit si contract liability? Para mag-zero out siya. Kasi di ba nga sabi natin, nag-debit balance na siya eh. Bakit siya nag-debit balance? Kasi nag-credit tayo nung una, amounting to 3,300,000, then nag-debit tayo nung nag-recognize tayo ng revenue, amounting to 3.4. So, ano yung mas malaki? Yung kinredit natin o dinebit natin? Di ba mas malaki yung dinebit natin kasi 3.4 yun?
versus yung kinredit natin na 3.3 lang. Kaya yan ay magiging contract asset. Yan yung mga financial statement preparation natin tsaka entries natin for 2021. At syempre, yung P&L, kung halimbawa yung P&L naman ang itatanong, edi ito na lang yung ipakita natin. Yan. Ito yung lilitaw sa P&L for 2021. 2022 na tayo. Again, 2022. So, kopyahin ko lang to ha. Dahil pare-pareho lang naman yung entries na gagawin natin. Ang mag-iiba lang is yung amount. Yan. Ang construction in progress natin for 2022, kung magkano yung na-incur natin for that year. Sabi natin, ang na-incur natin ay 4,300,000. So, contract cost, 4,300,000. Yung billings daw natin, by 2022, nag-bill ulit tayo. Magkano yung binil natin? Dito tayo sa given. Additional billing amounting to 4,500,000. So, debit tayo AR or receivable. And then, pagdating kay PAS 11, progress billings ulit tayo. Pagdating naman kay PFRS 15, contract liability tayo. So, collection daw. Magkano na collecta out of the 4,500,000? Yan. And lastly, yung recognition ng revenue natin. Sabi natin kanina, magkano yung cost na na-recognize natin for second year? Yun yung 4,300,000. Okay? Tapos, magkano yung profit na i-recognize natin for the year? Yun yung 463,000. At yung revenue natin, yan yung ginawa natin kanina na yung 10 million times 48% o kaya 10 million times 82% less yung revenue na ni-recognize natin from 2021. So, pareho lang ilalabas. 4,763,000. So, pag tinotal natin ulit yung cost of construction natin at yung construction in progress for the period, pareho siya, pareho ng figure dun sa ating revenue. Okay? So, dito naman, sa PFRS 15, contract liability natin, babawasan natin by the amount na amount ng revenue na i-recognize natin for the year. As recognize tayo ng cost of construction, yung 4,300,000. Okay? So, balik tayo kay financial statement. Sabi natin, meron tayong receivable. Magkano yung receivable natin ngayon pagdating sa second year? So, ang receivable natin, edi meron tayong beginning balance ng receivable amounting to 200,000. For the period daw, nag-bill tayo ng 4,500,000. And out of these billings, ang nakolekta natin ay 4 million. Yan. So, ibig sabihin yan, meron tayong receivable na 700,000. So, ganun din yung gagawin natin dito sa kabila. So, meron tayong receivable beginning balance 200,000. Galing yan dun sa ending period natin from 2021. Dagdag natin yung receivable na binil or yung amount na binil natin for the period. And then, ibawas natin kung magkano man yung nasingil natin. Ayan. So, dito naman tayo. Construction in progress. Okay. So, si construction in progress, sabi natin cumulative yan. Bakit cumulative? Okay, so balikan natin yung mga entries natin. Di ba puro debit yung entry natin using construction in progress? Wala pa naman tayong kinikredit, tama?
So, cumulative cost yan. Cumulative costs incurred, or ito siya, yung 3,200,000 na na-incur natin nung year 1 at yung 4,300,000 na na-incur natin ngayon. Same with profit. Yung profit na ni-recognize natin nung 2021 at yung profit for the period. Ayan. So, dahil cumulative si construction in progress, yung progress billings natin, cumulative na rin natin. Yung binibill natin kay customer from year 1 up to year 2. Ayan. So, ibig sabihin, ano ulit yung mas malaki? Yung construction in progress, or yung nirecognize nating revenue from year 1 to year 2, or yung progress billings natin. Okay? So, mas malaki pa rin yung nirecognize nating revenue or yung na-earn nating revenue. Bakit natin nasabi na na-earned construction in progress is earned revenue? Kasi nga, kailan lang ba tayo nagre-recognize ng revenue? Di ba pagka may natapos tayo na trabaho? Kaya nga, ang gamit natin is percentage of completion. Ano na yung nakumpleto natin out of dun sa kinoconstruct natin. At bakit 8 million siya? Mapabalikan natin to. Ayan. Nasa 8,241,000. So, ito rin yan yun. Yung 8,241,000 na revenue up to date. Meaning, yung 10 million times the 82% completed. So, dito tayo kay PFRS 15. So, contract asset pa rin tayo. Okay? Okay. Cumulative din to class. So, dahil cumulative to, kano yung binil natin? Diba, nag-credit tayo, contract liability para doon sa binil natin noong 2021. Nag-debit tayo para sa recognition ng revenue noong 2021. And then, dagdag lang natin yung binil natin. Ibawas ulit natin yung binil natin by 2022. Tapos, idagdag natin yung contract liability na dinebit natin para naman sa revenue recognition. So, 441. Titignan natin, pareho lang siya dun sa amount na na-compute natin based dun sa PAS 11. Kaya nga sinasabi natin kanina, construction in progress, cumulative construction in progress versus cumulative progress billings, ang resulta lang yan, contract liability or contract asset. Pag mas mataas yung cumulative construction in progress, ibig sabihin, mas mataas yung recognized revenue natin versus dun sa magkano man yung nabill natin, asset natin yun. Pero, pag mas mataas yung binil natin versus dun sa recognized revenue natin, ibig sabihin, liability yun. Kumbaga, naniningil ka na, wala ka pa namang natatapos na trabaho. Yun yung ibig sabihin nun, kaya siya liability. At syempre, yung adjusting entry natin, sabi natin kanina, yung contract asset natin, is 441,000. So, ma'am, di ba magdodoble yan? Kasi nung 2011 at 2021, meron din tayong nirecognize na contract asset or nireclassify na contract asset. Eh, di ba, may mga adjusting entries tayo na pagdating ng period, the next period, nire-reverse din natin. Okay? So, hindi na lang natin ipapakita rito yun. Okay, so, ulitin natin to kasi meron pa tayong 2023. Yung ating period kung saan nakumpleto na yung ating nagawa or ating kinonstruct. So, magkano raw yung construction in progress for the last period or magkano yung cost na na-incur natin para dun sa last period? 1,550,000. So, si contract cost naman
1,550,000. Okay, so sa billings na tayo, magkano raw yung binil natin para dun sa last period? 2,200,000. Actually, itong progress billing na to, nakita natin kanina, di ba, 100% na yung completion by 2023. So, pwede niya rin gawin dito, 10 million minus mo yung progress billing ng 2021 minus ulit yung progress billing ng 2022. Pareho lang yung kalalabasan niyan. Kasi nga ang sabi natin kanina, total progress billings natin, equivalent lang din siya sa contract price natin. Okay. Yung collection, to record the collection mula dun sa na-bill natin, yan, may 2,900,000 daw. So, recognition of revenue ulit. Okay? Di magkano yung cost of na na-incur natin para sa 2023. Tapos, magkano yung profit na na-compute natin para dun sa 2023. And, magkano yung revenue. Okay? So, 1,758. Bakit 1,758? Kasi 10 million times the percentage of completion na nangyari or amount of input by 2023, which is 18%. Bakit siya 18%? Kasi as of 2022, 82% completed na. Kung by 2023, naging 100% completed siya, ibig sabihin may additional input ka noong 2023 or may additional kang nagawa or may additional kang na-construct in the form of 18%. Pwede rin siyang 10 million times 100%, tas ibawas mo yung revenue na nirecognize mo from previous years. Okay. So, dito tayo kay 2023. Yan. Again, kung ito-total natin tong dalawa, yung cost of construction at yung construction in progress na pertaining dun sa profit na nirecognize for the year, total lang siya dun sa amount ng revenue na nirecognize for the year. So, si contract liability, dahil nga magre-recognize tayo ng liability, ibig sabihin, from being unearned, aalisin mo na siya sa unearned portion. Kaya nag-debit tayo ng contract liability. Ililipat mo na siya sa revenue portion. Tapos, magkano yung cost na na-incur natin? Yun yung 1,550. Okay? So, dahil kumpleto na again yung entry natin for the last period, recognize ulit tayo sa financial statement. Okay? So, kung makikita natin, yung AR daw natin, di ba sabi natin, meron tayong beginning balance na 700,000. Bakit 700,000? Kasi ito yung ending balance natin by 2022. So, dagdag mo lang dyan yung binil mo for the period, for the year 2023. Then, ibawas mo yung 700,000. Ito yan. Yung 700,000 na beginning balance natin from 2022, idagdag mo yung binil mo kay customer na 2,200,000, ibawas mo yung nakolekta mong 2,900,000. Makikita mo, zero na yung receivable. Ibig sabihin, fully paid na rin yung customer. Kung babalikan natin dito, yan, 10 million nga yung total collection for the 3-year period. So, zero na yung receivable natin. Dito naman kay construction in progress. Sabi natin, cumulative yan. Hindi, magkano yung cumulative cost natin from 2021 to 2023? Yan. Plus, magkano yung cumulative profit natin from 2021 to 2023? Yan. Kaya kung makikita nyo, yan o. Pagdating sa dulo, kung babalikan natin lahat ng entries natin in relation kay construction in progress, nag-debit tayo in total na 10 million.
Yan din yung contract price natin or simply revenue. Kasi nga ang component ni construction in progress is yung cost na na-incur sa bawat taon at yung profit. E di ba nga, cost plus profit equals sales or revenue. And then, compare natin yung progress billings natin. Yung progress billings natin, ito na lang. Total na lang natin yung binibill natin kada taon kay customer. 10 million. So, ibig sabihin, wala na tayong contract asset, wala na rin tayong contract liability. So, update lang natin dito kay contract liability. So, meron tayong contract asset na 441,000. So, beginning natin yan. Bakit beginning? Kasi ito yung ending balance natin noong 2022. Tapos, since asset siya, ibig sabihin, debit yan, naka-debit. So, dahil naka-debit yan, ibawas natin kung ano man yung i-credit natin. So, ito. Nung nag-bill tayo, nag-credit tayo ng 2,200,000. At nag-debit tayo ng contract liability nung time na nag-recognize na tayo ng revenue. So, bakit nga ulit natin siya i-debit? Kasi nga, sabi natin, unearned portion yan. Hindi mo pa naman in-earn. Kumbaga, nasa liability portion mo pa lang siya kasi nag-bill ka na eh, pero wala ka pa namang nagagawa. Kaya lang, sabi nga natin, sa dulo, nagre-recognize tayo ng revenue kasi kahit pa paano naman, mayroon ka ng portion na natapos. At dahil natapos mo na yun, kumbaga, nakapag-perform ka na ng obligation mo, so pwede mo nang i-recognize from being unearned or contract liability, i-recognize mo na siya sa revenue. Okay, so zero na yung contract asset or liability natin. So yan yung percentage of completion class. Okay, pero last time, sabi natin, bukod sa percentage of completion, meron din tayong zero profit method na ginagamit. Aside from percentage of completion. Okay, kung i-compare natin kay installment sales. Kay installment sales, si construction contracts, yung percentage of completion, yan yung gross profit method natin. Whereas, yung zero profit, yan naman yung cost recovery method natin. Ibig sabihin, bawal tayong mag-recognize ng profit. Kasi, kung magkano yung cost na na-incur natin, hanggang dun lang din yung amount na i-recognize natin as revenue natin. Okay, so gawan din natin to ng entry. Kopyahin ko na lang to class ha, para madali. Pero hindi na natin iisa-isahin yung mga accounts. Yan. So, sabi natin, nag-incur tayo ng cost 3,200,000 for the first year. Nag-bill tayo 3,300,000. And out of these billings, nakakolekta tayo ng 3,100,000. So, saan tayo magkakatalo ngayon? Dito sa revenue recognition. Ito ngayon yung magkakaiba. Sabi natin kanina, nagre-recognize tayo ng revenue based sa percentage of completion. Ibig sabihin, yung total cost na ini-estimate mo para dun sa kontrata natin worth 10 million, eh, 9,200,000 yung magagastos mo para dun sa construction. Out of this 9,200,000, meron ka na raw na construct na 3,200,000. So, ibig sabihin, 35% ng total cost natin, eh, nagastos na natin. Or nalaanan na natin. Okay? So, nakapag-input na tayo ng 35%. At dahil meron na tayong naitrabaho amounting to 35% or in the form of 35%, pwede na rin tayo mag-recognize ng revenue. Pero up to the amount na, up to the percentage of 35% lang. Meaning, yung contract price natin na 10 million times 35%. Yun lang yung revenue na i-recognize natin kay percentage of completion. Ngayon, mag-iiba to pagdating kay zero profit. Bakit siya mag-iiba? Kasi pagdating kay zero profit, wala nang bearing kung meron kang na-input, kung meron kang na-itrabaho, kung meron kang natapos.
Kumbaga, dun sa four-story building mo, kahit sabihin mo meron kang nabuo mo na yung first floor at meron ka nang nagawa or nasimulan dun sa second floor, walang bearing yun. Kasi yung revenue na i-recognize natin, up to the amount lang, no, kung magkano yung naging cost natin. Same with second year, dahil hindi pa naman 100% completed yung construction natin, hanggang dun lang din yung amount ng revenue na i-recognize natin. So, kailan tayo magre-recognize ng buong revenue? Kapag 100% completed na. Or, dito sa problem natin, by 2023. So, magkano yung i-recognize natin? E di yung 10 million na contract price, ibawas mo lang yung mga nirecognize mong revenue from year 1 to year 2. Yan. So, ibig sabihin, yung buong 950,000 na profit, i-recognize mo lang pag 100% completed na yung ating construction. Okay? Ayan. Kaya, makikita nyo, 3,200,000, 3,200,000. Okay, pagdating dito, 3,200,000. Okay, so dito tayo. So, eto class, kung makikita nyo may figure na. Bakit may figure na? Kasi kinopy-paste lang natin to from previous Excel. Pero kung titignan lang natin to, tutukoy lang din to doon sa ating cost na na-incur for the period. Or yung 3,200,000 na na-incur natin. Same with revenue. Yun lang kasi yung sabi natin, pwede nating i-recognize na revenue for the year. So, ito ay mawawala na. Yan. So, meron tayong ni-recognize na revenue noong 2021 amounting to 3,200,000. Nag-bill tayo kay customer 3,300,000. So, ano ngayon yung mas mataas? Yung ibinil mo o yung itinrabaho mo? Diba mas mataas yung ibinil mo kay customer? Kumbaga naniningil ka na, wala ka pang ginagawa. Or kulang pa yung ginagawa mo. Kaya ito ay contract liability or parang unearned revenue natin. So, dito, dahil makikita nyo, naka-credit na yung ating contract liability. Ibig sabihin yan, naka-credit yan. Negative yung ating contract liability. Ang ibig sabihin yan ay negative. Kumbaga, credit. So, dahil credit yan, ibig sabihin, retain tayo kay contract liability. So, yung... Wait lang, class. So, yung entry natin, na reclassification from contract liability to contract asset, mawawala na yan. Kasi tama lamang na iyan ay contract liability. Or tama lamang na ang ginamit natin dun sa entries natin para sa billings natin kay customer at dun sa nirecognize nating revenue ay contract liability. So, by 2022, same story, pareho lang naman yung cost na na-incur natin. Pareho lang din yung binil natin kay customer at pareho lang din yung nakolekta natin. Okay, pareho lang dun sa previous problem natin. Ano yung nag-iba? Yung recognition ng revenue. Kasi kung makikita nyo rito, zero ulit yung construction in progress. Ang ibig sabihin, zero yung profit na na-recognize natin. Bakit zero profit? Kasi hindi pa naman tayo 100% completed. Okay, so bakit kailangang zero ang profit kapag hindi pa 100% completed? Kasi zero profit method yung ginagamit natin. So, dito tayo. Kay construction in progress, cumulative construction in progress versus cumulative progress billings. So, ang cumulative progress billings daw natin ay 7,800,000. Pero yung cumulative construction in progress natin, 7,500,000 lang. Ibig sabihin yan, yung itinrabaho natin, yung binibigay nating input dun sa ating project, ay nasa 7,500,000 lang. Pero ang binibil mo, mas mataas na. Ayan. So, tama lamang na iyan ay contract liability.
Kumbaga, mas mataas yung binibil mo, sinisingil mo, kesa dun sa nire-recognize mong revenue or kesa dun sa na-earned mong revenue. So, lilipat na natin to. Sorry. Lipat natin to sa liability section. Ayan. Lipat natin sa liability section. Ayan. So, ito. Lipat ulit natin sa liability section. Yan. Okay, so sa third year na tayo. Same story dun sa previous problem natin. When it comes to costs incurred, billings made, and collection for the year. Mag-iiba ulit dyan sa revenue recognition. Kasi nga ang sabi natin, zero profit, magre-recognize ka ng revenue, buong revenue, dun sa taon na nakumpleto mo na yung proyekto. Kaya kung makikita nyo, yung buong 950,000 ni-recognize lang natin by year 3. Kasi yun yung period na natapos na natin yung proyekto natin. And then again, dahil cumulative tayo, sabi natin, yung construction in progress, cumulative portion lamang yan or debit side siya, pero pag tinotal mo yung figure, hanggang dun lang siya sa contract price natin. Hindi na yan lalagpas. Bakit? Kasi nga, di ba si contract price yun yung revenue natin. Kumbaga parang siya yung sales. Eh, ang component ni construction in progress, yung cost na na-incur mo plus yung profit mo. Eh, cost plus profit equals revenue. Okay? Si progress billings, yan yung binil natin kay customer. Ikaw ba? Ikaw ay isang negosyante. Ibibill mo ba yung customer mo ng sobra sa napag-usapan ninyo? Eh, di ba ang napag-usapan nyo lamang ay 10 million? So, hanggang 10 million lang din yung ibibill mo sa kanya. Okay? So, yung contract asset or contract liability natin by year 3, dahil 100% completed na tayo, zero out na siya. Magmi-meet na silang dalawa. Ayan. So, may additional entry lang tayo pag 100% completed na when it comes to PAS 11. Ano yung additional entry na yon? Sorry, hindi ko pala siya nagawa kanina, yung additional entry natin. E di, baliktarin lang natin yung cumulative progress billings natin at yung cumulative construction in progress natin. Yan. Sabi natin, total billing natin, 10 million. At i-debit na natin siya. Bakit natin siya i-debit? Kasi di ba nung nag-bill ka kay customer, kinikredit mo si progress billing. So, para mawala siya sa libro, kung kinredit mo siya, ngayon, kailangan mo na siyang i-debit kasi tatanggalin na natin siya sa libro. Same with cumulative construction in progress. Ayan. So, lagay lang din natin siya rito para pareho tayo dun sa percentage of completion natin. Ayan. Yan yung final entry dahil 100% completed na yung ating construction. So, ito lang yung pinagkaiba ni percentage of completion kay zero profit. Eh, paano naman yung onerous contract? So, ano si onerous contract? Eh, di ba mamula ka namang binanggit na ganyan nung nakaraan? Okay? So, when we say onerous contract class, ibig sabihin yan, yung cost na may incur mo in relation dun sa isang kontrata, eh, mas mataas na kumpara dun sa revenue na makukuha mo. Okay? So, bakit nangyayari yung ganun? Kasi maaaring nung pumasok ka sa kontrata, nag-estimate ka, ang tingin mo, kikita ka mula dun sa kontrata. Kasi ikaw, negosyante, papasok ka ba sa isang kontrata na alam mong hindi ka kikita? Siyempre, hindi. Kaya ka nakikipagkontrata kasi alam mo may kikitain ka, may mapapala ka mula dun sa isang kontrata. Kaya lang, along the way, sabi natin, meron tayong mga na-encounter na hindi na natin hawak. Katulad ngayon, halimbawa, pandemic.
Diba? Na-anticipate ba yun ng mga negosyante? Diba? Hindi. Kaya may, kumbaga, yung bigla ang pagbaba ng mga benta nila, bakit bumaba yung penta, ano yung benta? Kasi di ba nga, pandemic, during the pandemic, naka-lockdown tayo, yung mga tao. So, wala halos lumalabas ng bahay. Kumbaga, yung iba naka-work from home, or dahil work from home ka, bibili ka pa ba ng, lalabas ka pa ba, bibili ka ng pagkain dun sa Jollibee, eh naka-work from home ka na, edi magluto ka na lang. Di ba? Kaya, may mga instances class na hindi natin na-foresee. Kaya yung isang kontrata na pinasok natin, pagdating ng period, may mga instances na nagiging onerous contract sila. Or kumbaga, nagiging mas malaki yung cost na nai-incur natin versus dun sa kikitain natin or matatanggap nating revenue. Okay, so, ito yung problem. So, si D. Matibay Construction Company entered into a contract to construct an office building and plaza at a contract price of 10 million. So, during the year, ito raw yung data. Makikita natin nung 2021, lagay natin to rito class. Yan, lagay natin siya dito. Yan. Bakit natin siya ilalagay dyan? Kasi diba, ito yung ginawa natin. Kumbaga, kailangan natin makuha ilang percent na ba yung natatapos natin. Para mag-come up tayo dyan, edi yung actual cost incurred per year. Total mo yung, isama mo yung actual cost incurred from previous year. To come up with the actual cost incurred up to date. Ay, sorry. Yan. Yan. So, ibig sabihin yan, noong 2022, ang actual cost na raw natin na nai-incur is yung 3,447,500 noong 2021 plus yung 3,692,500 noong 2022 or 7,140,000 plus yung estimated cost to complete natin na 3,060,000. So, kung ito total natin yung estimated total cost natin, total cost of construction, yung magkano yung nagastos mo na, idagdag mo lang yung magkano yung ini-estimate mo pang gagastosin. Yan. So, kung makikita natin, 10,200,000 na raw nung 2022. Eh, di ba ang contract price natin? Ang contract price natin ay 10 million. Yan. Okay? So, dahil 10 million, dito natin ilagay class para mahiwalay. 10 million, yung contract price natin, kung ipukumpara natin siya dun sa total estimated cost natin, kada taon, di ba by 2022, masasabi natin na meron tayong lugi. Or nalugi tayo. Nalugi tayo by 200,000 pesos. So, paano yung gagawin natin pagka ganyan class? Okay, so pagka ganyan, hindi na magmamatter yung percentage of completion natin when it comes to profit. When it comes to profit class, ha? So, tatandaan, when it comes to profit. So, inuulit-ulit ko kasi may bearing yan mamaya. Okay? Ulit natin yung percentage of completion natin. Yan.
property. Kopyahin natin to. Diba usually, kung magkano yung percentage of completion natin, yun din yung kinukuha nating profit. Or hanggang dun yung amount na pwede nating i-recognize as profit. Yan. Kaya lang, dahil nga loss na tayo, by 2022, ipe-percentage po pa ba siya? Ikaw, nag-a-anticipate ka ng 200,000 na loss. Papatsipatsiin mo pa ba siya? Siyempre, i-recognize mo na ng buo yung 200,000. In actual practice class, ganun din yung nangyayari, ha? Kumbaga, magkano yung ina-anticipate nating gastos or loss by the next, for the next period? Ipasok na natin lahat ngayong taon. I-accrue na natin. Nang sa ganun, kumbaga, may incur natin siya, pero ngayon naman siya pertaining, eh. Itong 200,000 na to, loss na yan para sa kontrata. Hindi naman natin alam kung by 2023, sa period na matatapos natin yung construction, eh, mag-gain pa tayo. So, might as well, at the moment, or as of the moment, na-realize mo na loss ka na talaga, i-recognize mo na ng buo yung loss mo. Okay? So, wala nang bearing tong percentage of completion natin. Bakit? Wala nang bearing kasi 100% i-recognize natin ng buo yung profit natin. Yan. Okay, so dito, yung 200,000. Tapos, less lang natin yung profit or loss from previous year. To come up with the profit or loss for the year. Bakit 252,500 yung profit or loss for the year na i-recognize natin by 2022? Kasi, during 2021, nag-recognize ka ng revenue or ng profit na amounting to 52,500. Yung profit na to, isinara mo na siya sa income statement at yung income summary. At yung income summary account natin, isinara na natin kay retained earnings. Okay? So, hindi na natin pwedeng paguhin yun. Pwede, ang magagawa na lang natin, kumbaga, i-reverse natin yung profit, paano natin i-reverse itong 52,500, edi, idagdag mo siya dun sa loss na yun. Kasi di ba, pag ni-reverse mo yung profit, ang mangyayari, i-debit mo siya. Eh, ang loss, di ba, ano ang normal balance? Debit. So, isama mo siya dun sa loss natin. Kumbaga, additional loss mo siya. Kasi nga, ni-recognize mo siya as revenue from previous year. Eh, wala ka naman talaga palang revenue. Ngayon mo lang nalaman na wala ka pala talaga dapat revenue na nirecognize. Kaya, kumbaga, i-reverse mo lang yung revenue na nirecognize mo from previous year. Kaya, idadagdag mo siya as loss ngayon. Okay? Ganito tayo. Entries tayo. Gayahin lang ulit natin. Ito. Kasi same accounts lang naman yung gagawin natin, eh. Mag-iiba lang siya ulit dun sa amount na i-recognize natin.
So, ano yung pareho dun sa previous problem natin? Yung cost na na-incur natin for the year, yung billings na na-bill natin or siningil natin, na ibigay natin kay customer, yung collection mula kay customer or out of the progress billings na pinorward natin kay customer, magkano yung nakolekta. Ang mag-iiba is yung recognition ng ating revenue. Okay, so, gawin ulit natin yung ginawa natin kanina. Kopyahin ko na lang para i-edit na lang natin yung ating yan. I-edit na lang natin siya mamaya. Okay, so update lang natin since naka-formula siya, 10 million times 35. So, 10 million times 35, then 10 million times 30%. Yung actual costs incurred, kasi actual cost incurred natin, ito. For every year. Yan. So, 192,500. Wait lang ah. Yan, 192,500 and 240,000. Dito naman, 10 million, yung percentage of completion natin. Update lang natin to. Revenue to date, less previous revenue. So, revenue for the year. Kung i-compare natin dun sa unang computation natin, the same lang naman siya. Then, actual costs incurred for the year. Yan. So, 192,500. So, bakit ginanito ulit natin? Sabi natin kanina, di ba ma'am? Sabi mo, hindi na magmamatter yung percentage of completion by year 2022. Kasi nga, yung 100% ng profit, nung loss natin, i-recognize na natin in full. So, yan ay sa loss. Pero when it comes to revenue recognition, ang basis natin is yung percentage of completion pa rin. Bakit? Kasi minamatch natin yung revenue dun sa cost natin. E di ba ang cost natin, sabi natin, 7,140,000, which is 70% nung kabuoang gagastusin natin para sa kontrata. Kaya yung revenue natin, hanggang sa 70% lang din nung kontrata or nung contract price, yung pwede nating i-recognize. Okay, so, dito muna tayo sa year 1. Revenue natin, 52,500. So, ito rin yan, class. Diba sabi natin kanina? Yan. Ito, itong highlighted portion na to, yung lilitaw sa income statement natin or P&L natin sa bawat taon. So, dito tayo kay receivable, same lang din naman. Si construction in progress natin. Ito. Teka. I-4. Nasaan si I-4? Ah, sorry. Nag-iba pala yung construction natin, yung costs incurred natin sa bawat taon. Yan. Update natin siya. Ang mag, kumbaga, ang same lang pala dun sa previous problem natin is yung progress billings made and yung collections. Pero yung costs together with the revenue and profit mag-iiba. Kasi based dito sa problem natin, nag-iba rin yung actual costs incurred natin. Okay? So, tingnan natin ngayon dito sa ating P&L. Yan. So, ang cost, construction in progress natin or yung recognized revenue natin, ito yung na-earn na natin, 3,500,000 daw. Pero, yung progress billing natin or yung billing na pinadala natin kay customer is 3,300,000 lang. Kumbaga, mas malaki yung itinrabaho mo kaysa dun sa sinisingil mo. So, parang asset mo yan. Okay?
So, dahil nga asset siya, so create ulit tayo ng additional entry for PFRS 15. Kasi nga, from the start, ang ginagamit nating account is contract liability. Eh, debit tayo. Ibig sabihin, mas malaki itinrabaho natin, kaya asset natin siya. So, reclass lang natin siya to asset natin. Okay? So, by year 2022, progress billings ulit tayo. Ito, 3692. Yan ang cost of construction natin for year 2022. Yung progress billings natin together with the collection, pareho lang. Wala namang nabago. Ang mag-iiba itong revenue recognition natin. Okay? So, tanggalin muna natin to. Okay? So, ang sabi natin kanina, pagdating sa profit, wala nang bearing si percentage of completion. Kung magkano yung loss na ine-expect mo for the whole contract, yun na rin yung loss na i-recognize natin for the period. Okay? So, ito, construction in progress. Pero this time, dahil nga nakita natin sa schedule natin kanina, loss tayo. So, credit construction in progress. Magkano? E di yung kinumpute natin kanina, 200,000 plus yung reversal ng profit na nirecognize natin by 2021. Kasi nga, sabi natin, teka, bakit ka magre-recognize ng 52,500 by 2021? E di ba nga, yung kabuuang kontrata natin, lost ng 200,000. So, wala dapat yung gain na yan. So, yung i-reverse natin yan in the form of, pag nag-reverse tayo ng profit, di ba, dine-debit natin siya. At dahil debit siya, dadagdag siya dun sa loss na 200,000. Kaya, for the period 2022, ang loss natin is 252,500. Ang problema, hindi tayo tali. Bakit hindi tayo tali? Kasi nga, yung revenue na nirecognize natin at yung cost ng construction na nirecognize natin is 70%. Bakit 70%? Kasi itong cost na to, 3692, actual yan. Yan daw yung na-incur for the year. Ngayon, nung kinumpare natin yan dun sa total estimated cost of construction natin, lilitaw, by 2022, 70% completed na raw yung profit natin, ay yung construction natin. Kumbaga, 70% na yung nagagastos natin or 70% na yung itinatrabaho natin. At dahil 70% na yung cost natin na nai-incur, yung revenue natin dapat up to 70% lang din. Remember the matching principle? Hindi ka pwede mag-recognize ng revenue na sa sobra sa kung magkano yung ini-expect mong expense or cost na kaakibat. Okay, so kung 70% yung cost natin, 70% din dapat yung total revenue natin. Pero tandaan, meron tayong ni-recognize from previous period amounting to 52,500. Kaya based dito sa 70% schedule ng revenue natin at 70% cost of construction, meron tayong gross profit na 192,500. Yan ngayon, yan nang gagaling yung difference natin na 60,000. Kasi yung loss na dapat i-recognize natin, 252,000. Pero dahil nga limited lang sa 70% yung revenue na nirecognize natin, naging 192,500 lang yung kinalabasan sa entry natin. So, itong 60,000 na yan, yan ngayon yung i-recognize natin na, saan na? Ito. Yan yung i-recognize natin na loss on onerous contract. Okay? So, PAS 11 to. Paano tayo kay PFRS 15? So, sabi nga natin kanina, yung revenue up to 35% lang. Kasi 70% completed na tayo, yung 35% ng revenue, nirecognize natin noong 2021. So, yung additional 35%, i-recognize natin ngayon.
Then yung actual cost of construction natin is 3692. Pero sabi nga natin, ang dapat na i-recognize natin is 252,500. Kasi nga kumbaga alam mong loss ka na eh. E di i-recognize mo na lahat ng loss ngayon. So debit ulit tayo ng loss on an onerous contract. 60,000. And then, credit tayo ng provision, 60,000. So, pagdating dito sa ating asset, yung total receivable natin na hindi pa nakokolekta, 700,000. Okay, so yung total construction in progress natin, yung 7,140, yan yung cost incurred natin. At yung profit recognition natin, for the year, sabi natin yung 200,000. Eh ma'am, bakit 200,000 lang? Bakit 200,000? Kasi nga, yan na yung total loss natin for the year. Or, pwede natin balikan yung entry natin. Diba, sabi natin, noong 2021, nag-debit tayo para sa profit ng 52,500. So, by 2022, meron tayong kinredit para sa loss amounting to 252,500. So, kung meron tayong debit na 52,500, meron tayong credit to 52,500. Diba, ang neto niyan? Meron tayong credit na 200,000. So, eto siya. Cumulative natin. Okay? So, dahil nga, yung revenue natin is up to 6,940,000 na lang, or yung combined cost less yung loss natin, this is profit recognition, profit or loss recognition. Yan. Kumbaga, mas malaki na yung sinisingil natin kaysa dun sa nai-input natin. Kaya ito ay contract liability na. 860,000. Okay, so lipat natin yung liability portion natin. Yan. Okay. So, paano naman dito kay PFRS 15? Okay, so, sabi natin, cumulative yan. E kung babalikan natin itong entry natin class, meron tayong credit, 3,300,000. Meron tayong debit, 3,500,000. Or simply, meron tayong debit balance ng contract asset na 200,000. Yan yung beginning natin. So, dahil debit yan, ibawas mo yung contract liability na 4,500,000 dahil nakakredit yan. Idagdag mo yung 3,500,000 para dun sa revenue na nirecognize mo. So, mas malaki na yung credit portion. Kaya, credit, dahil credit yan, contract liability na yan. Okay? And, syempre, sabi natin, bakit ma'am hindi tayo bangga? Ang contract liability natin kapag kaya kay PAS, 860. Eh bakit ngayon ang contract liability natin, 800,000 lang? Eh di ba meron tayong hiwalay na entry para dun sa provision, amounting to 60,000. Okay? So, when we say provision, under siya kay liability section. Okay? Balik tayo kay 2023. So, tignan natin yung schedule natin. Sabi natin, by 2023, aba, gain na pala ulit tayo. Malamang, naka-recover na si construction company. Kasi class ganito. Yung bawat companies, from time to time, chine-check nila yung kanilang mga profit. Kapag nakikita nila na nalulugi na sila, ang gagawin nila, saan ba tayo pwedeng magbawas ng cost na hindi nasa-sacrifice yung quality ng produkto natin?
baka naman pwedeng instead of ganito, etong item na lang or itong materials na to na lang yung gamitin natin. Parehong product, pareho lang naman yung kalidad, pero mas mababa yung presyo. So, may mga ganong cases. Kaya siguro by dating ng 2023, pagdating ng 2023, gain na ulit tayo ng 100,000. Eh kaso, di ba, nag-recognize na tayo ng loss nung 2022. So, i-reverse ulit natin siya. Pati yung provision na ni-recognize natin. Okay? So, dito tayo. Kay 2023. Okay? Yung cost natin by 2023 or for the year 2023, 2760. Yung billings at yung collection from billings, same lang din naman, walang nabago. Dito tayo magkakaroon ng changes. Okay? So, sabi natin, yung construction in progress na i-recognize natin, eh yung buong 300,000 na. Bakit yung buong 300,000, ma'am? Kasi nga, di ba, sabi natin, gain tayo ng 100,000. Eh, from 2022, nirecognize natin ng buo yung 200,000 na loss. Ngayon, yung loss na yan, idinebit na natin yan kay income summary. Na kung saan, si income summary, idinebit ulit natin siya kay retained earnings. So, kailangan nating i-reverse yun. Kaya lang, instead of didiretso tayo kay retained earnings, edi i-reverse natin siya in the form of idagdag natin siya sa revenue for the period 2023. Okay? Kaya 300,000 yung profit natin by 2023. Yun yung amount na papasok kay construction in progress. Eh ma'am, hindi ulit tayo balance eh. 3,060,000 yung total debit natin, pero yung total revenue natin, 3,000,000 lang. Kasi diba 10,000,000 yung contract price, nag-recognize tayo ng 3.5 each na revenue by 2021 at 2022. So, 3,000,000 na lang yung natitirang i-recognize natin ngayon. Ano yung 60,000 difference? Yan yung gain on reversal of provision. Kumbaga, di ba, nung 2022, meron tayong loss on provision or loss on onerous contract amounting to 60,000. So, ito yung parang reversal niya ngayon by 2023 dahil kumita na tayo. Okay? So, syempre, pagdating dito sa PFRS 15, so, recognize mo yung revenue amounting to 3,000,000, recognize mo yung cost of construction amounting to 2,760. At the same time, i-reverse na natin yung provision na ginawa natin noong 2022. Kasi sabi natin, hindi na natin kailangan yan. In fact, nag-gain nga tayo. Tsaka 100% completed na tayo. So, dapat wala na yun ngayon. Babangga natin yan dito. Gain on reversal of provision. Okay? So, again, yung AR natin, fully collected na. Magkano lahat ng nabil natin? Lahat yun na-collecta na by the third year. Kasi 100% completed na rin tayo eh. Okay? So, same with construction in progress, tsaka progress billings natin. Magtatali na sila, pareho na silang 10,000,000. So, dahil pareho na silang 10,000,000, wala na tayong contract asset or contract liability. Okay, so, additional entry lang para kay PAS 11 is yung reversal ng cumulative progress billings natin at cumulative construction in progress. Okay? So, next problem tayo. May next problem pa pala tayo. Dalain mo yan. So, contract modification tayo. Bakit may contract modification? Kasi, pwede namang along the way, since construction yung ginagawa natin, di ba? Construction contracts tayo. Pwede namang along the way, maisipan ni customer na, ay, teka lang, pwede bang dagdagan natin ng ganito? Pwede bang baguhin natin yung ganito? Ayan. So, may minumodify tayo dun sa usapan natin from the beginning. At dahil may minumodify tayo, maaaring may kaakibat na cost yun or may kaakibat na presyo. Yun yung sinasabi natin contract modification. A change in the scope or price of a contract that is approved by
the parties to the contract. Okay? So, maaari itong may revision dun sa nauna nating napag-usapan. Maaari rin namang may karagdagan, may gustong ipagawa. So, paano yung magiging accounting treatment natin kapag ka may modification ng contract na nangyari? So, titingnan natin kung yung modification dun sa kontrata distinct dun sa ating existing contract. When we say distinct, ibig sabihin kahit may minodify tayo sa kontrata, hindi yun makakaapekto dun sa unang usapan natin. Yun. Kapag ka ganun, at the same time, dahil nga may dinagdag, hindi nakaapekto dun sa existing usapan natin, edi syempre, yung contract price natin may dagdag din. Based dun sa kung magkano yung sinisingil talaga natin kay merkado or sa ibang customer natin, para dun sa ating additional contract. Halimbawa, yung 10-story building or 7-story building, ang sabi nung customer mo, client mo, ayoko na may elevator. Kasi karamihan, to class seryoso ha. Yung ibang Chinese na business owner, hindi sila nagpapagamit ng elevator sa mga employees. Okay, so na-experience ko yan dun sa first company ko. Kasi wala talaga elevator, 7th floor kami. Ayan. So, ang sabi ni client, in between na, halimbawa, dumaan na yung first year. Pagdating ng second year, naisip niya, ay, teka lang, marami pala akong customer na senior citizen. Kawawa naman sila. Yung iba, baka mamaya magreklamo sa akin. Manghingi ng elevator. O sige na nga, habang hindi pa tapos yung buong building, baka naman pwedeng dagdagan mo ng elevator. Dadagdagan ko na lang ng presyo yung contract price natin. So, yung pagka ganun klas yung usapan, may modification sa transaction price at yung modification na yun, based dun sa kung magkano talaga yung standalone selling price ng ating additional performance obligation, ang treatment ng modification ng contract natin is separate siya. Separate contract. As if may bago tayong kontrata. Kasi yung elevator na ginagawa, kumbaga additional lang yun eh. Hindi mo naman babakbakin yung hagdanan, gagawin mong elevator. Meron pang additional espasyo dun sa gilid, edi yun yung gawin mong elevator. Kumbaga karagdagan lang siya dun sa existing na. Kaya, considered siya, ang treatment sa kanya is considered as separate contract or new contract. Kung magkano yung, paano yung recognition natin doon sa existing contract natin, tuloy-tuloy lang natin yun. Tapos, dagdag lang tayo para doon sa additional na, or para doon sa modification, minodify sa kontrata in the form of additional performance obligation. Paano naman pag hindi ganun yung nangyari? Paano kung halimbawa, distinct nga siya, pero yung presyuhan, hindi siya based sa standalone price. Pwede ba yun? Okay, so assuming ganito, nagpadagdag ka ng elevator, or yung client, nagpadagdag ng elevator. Na-check ngayon. Uy, teka, bakit ganito? Yung mga room, partition ng room, hindi pantay-pantay. Di ba ang usapan natin, dapat yung mga yan, pantay-pantay yung laki ng bawat unit. So, sabi mo, sige, pasensya na sa abala, aayusin ko yan. So, dahil naabala kita, dahil kumbaga parang kahit papano, meron akong hindi nasunod sa usapan natin, bibigyan na kita ng discount dun sa contract price natin. At yung discount na yun, pwede nating ibawas dun sa additional price na idadagdag mo para naman dun sa elevator. Ineto na lang natin. So, ganun yung nangyayari. Kapag ka ganun, class, eto siya. Yung modification sa kontrata accounted for prospectively by allocating the remaining transaction price to the remaining performance obligations in the contract. Katulad nga sa example natin, yung discount dahil nga nagkaroon ng mali dun sa nauna nang natrabaho, existing contract yun, discount sa existing contract,
inineto doon sa ibabayad para sa minodify sa kontrata or para doon sa additional elevator na ipinagawa. Yun, yun yung ibig sabihin. Kumbaga, nineto natin. Okay? Eh, what if naman, hindi siya talaga distinct. Kumbaga, yung modification ng contract related dun sa existing. Related sa existing contract natin. Ibig sabihin, instead of additional elevator, yung floor plan mismo yung binago. Ayan. So, dahil binago mo yung kung ano yung existing na, mag-iiba ulit yung mag-iiba ulit yung recognition natin dyan. So, ang recognition natin accounted for retrospectively by updating both the transaction price and the measure of progress for the part complete performance obligation. Meaning, yung revenue natin, i-update natin. Kaya nga meron tayong catch-up revenue na tinatawag. Kumbaga, yung transaction price natin nag-iba. Dahil nag-iba si transaction price, hahabulin mo si revenue, mag-iiba rin. Yun yung ibig sabihin yan. Okay, so example tayo para dyan sa last. Dahil sa kanilang tatlo, yan ang pinaka-complicated. Okay? So, Di Matibay Construction Company enters into a contract to construct a commercial building for a customer on customer-owned land for promised consideration of 1 million and a bonus of 200,000 if the building is completed within 24 months. The entity accounts for the promised bundle of goods and services as a single performance obligation satisfied over time because the customer controls the building during construction. At the inception of the contract, the entity expects the following. So, yung transaction price nga natin is 1 million. Tapos, ang expected cost daw nila para dun sa pinapagawa, 700,000. So, meron silang expected profit na 300,000. Okay? So, at contract inception, the entity excludes the 200,000 bonus. Okay? So, bakit in-exclude si 200,000 bonus? Yan. Because it cannot conclude that it is highly probable that a significant reversal in the amount of cumulative revenue recognized will not occur. Completion of the building is highly susceptible to factors outside the entity's influence, including weather and regulatory approvals. In addition, the entity has limited experience with similar types of contracts. In short, class, sa point of view ni Di Matibag or Di Matibay Company, mukhang hindi niya matatapos yung construction within 24 months. At dahil hindi niya matatapos, sa tingin niya, hindi niya makukuha yung bonus na 200,000. Kasi tandaan, ang sabi, yung 200,000 bonus, makukuha mo lang pag natapos mo yung construction within 24 months. So, variable consideration yan. Okay? Okay, so from this, by end of the first year, the entity has satisfied 60% of its performance obligation on the basis of costs incurred to date, 420,000, relative to the total expected costs of 700,000. Okay, so hanggang dito muna tayo sa first year. Okay, recognize tayo, first year. Ito naman ay date of contract modification. So, katulad nung kanina, sa previous problems natin, kunin natin yung percentage of completion natin. Yung total actual costs incurred to date, estimated, estimated total cost of construction. So, ang sabi kanina dito sa problem, given, basahin ulit natin, 420,000 na raw yung nai-incur. 420,000. At, yung ini-expect daw nilang cost ay 700,000. Yan na yung total cost. So, ang ibig sabihin yan,
meron tayong estimated cost to complete na 280,000. Yan. Yan is for the first year. Okay? So, tignan natin to. Yan. Para makuha natin yung percentage of completion. For 20 over 700. So, tama naman, 60%. Yun din yung sabi sa problem. By end of the first year, the entity has satisfied 60% of its performance obligation. So, ibig sabihin, yung revenue na i-recognize natin, 1 million yung contract price, times 60%. Dahil yan yung natapos. Then, actual costs incurred per year. Yan. Na 420,000. Yan. Ibig sabihin, meron tayong profit or loss for the year, first year na 180,000. So, tuloy natin si problem. In the first quarter of the second year, the parties to the contract agree to modify the contract by changing the floor plan of the building. As a result, the fixed consideration and expected costs increased by 150,000 and 120,000 respectively. So, first quarter yan na, adjust natin to. Sabi, yung total cost daw mag-i-increase. Fixed consideration and expected costs increased by 120. So, from 720 na ini-expect nating total cost, madadagdagan pa rin ng 120 kasi may nabago sa floor plan. So, total estimated contract cost na natin is 820,000. Tapos, yung total revenue natin, ganito natin. Okay, so, contract price 1 million. Kasi sabi natin by first year, hindi pa siya. Kumbaga, by first year, hindi pa siya sure na matatapos niya yung construction within 2 years or 24 months. So, revenue recognition natin, 600,000. Yan. Pero pagdating daw dito, second year, dahil nga dun sa changes in floor plan, yung fixed consideration na 1 million, madadagdagan pa raw ng 150,000. Plus 150,000. Yan. So, tuloy natin. In addition, the allowable time for achieving the 200,000 bonus is extended by 6 months to 30 months. Kasi nga, ang original na usapan, yung bonus matatanggap mo kapag ka na buo yung construction or natapos yung construction within 24 months. Eh, pagdating daw nung first quarter nung second year, in-extend daw, sige pumayag si client, from 24 months, gagawing 30 months or may additional 6 months ka to complete the construction. At dahil dyan, sabi, on the basis of its experience, yung company, and the remaining work to be performed, which is primarily inside the building and not subject to weather conditions, the entity concludes that it is highly probable that including the bonus in the transaction price will not result in a significant reversal in the amount of cumulative revenue. In short, kahit isama raw nila yung 200,000 na bonus sa revenue na i-recognize nila for the year, hindi na raw magre-reverse yun kasi confident sila na matatapos na nila yun. So, dagdag natin sa contract price yung 200,000 na additional para sa completion ng construction. Okay? So, magkano na yung costs incurred natin?
So, dahil first year pa lang naman, kumbaga first quarter pa lang nung ating second year, wala namang binigay na cost para dun sa first quarter, tama? So, yan, wala namang binigay na cost para dun sa first quarter, di kunin na lang ulit natin yung cost nung first year. Okay, so ang estimated cost to complete na natin ngayon is from 820,000 na estimated total cost of construction less yung actual cost incurred per year. Okay? So, for 20,000, ito ay 820. Ayan. So, ma'am, bakit ganun? Bumaba yung percentage of completion natin. Kasi nga, may na-modify sa kontrata. At yung na-modify sa kontrata, nabago raw, may nabago sa floor plan. So, kung may nabago sa floor plan, eh, paano kung may nagawa na sila? Eh, di, kumbaga, i-reconstruct nila yung kung ano mang nagawa nila. Kaya, parang ang nangyari, yung percentage of completion nila, lumiit kasi nadagdagan yung trabaho nila. Yun. Okay? So, percentage of completion natin, naging 51. So, ibig sabihin, yung revenue na i-recognize dapat natin, based dun sa 420,000 na cost na na-incur natin, dapat pala 691,000 yung revenue. Pero yung ni-recognize natin nung matapos yung first year, 600,000 lang. So, yun yung sinasabi natin kanina na meron tayong catch-up revenue. Yung revenue natin, i-update din natin in the form of catch-up revenue. Catch-up adjustment. So, ito na siya, class. Magkano raw yung revenue for the first year and the cumulative catch-up? Okay, so, ang revenue for the first year is 600,000. Pero, yung adjusted revenue natin, 691,000. Kaya, meron tayong catch-up revenue na 91,463. Okay? So, yan yung ibig sabihin kapag may contract modification tayo. Okay. So, last na to, class. Last sheet na tayo. Okay. So, basahin natin yung problem. How much is the contract price? How much is the revenue or contract revenue for the year? How much is the cost incurred for the year? How much is the estimated cost to complete? And how much is the estimated cost to complete. So, pareho. Yung isa, estimated cost to complete ng 2021. Yung isa, estimated cost to complete ng 2020. So, di ba parang ito yung mga given from the start? So, ito ay, nangyari, shuffle ulit. Ibig sabihin, binaliktad. Kaya, huwag tayong aasa na yung contract price, laging given. Yung cost incurred for the year, laging given. So, parang installment sales lang din. Di ba, may mga problem tayo na yung revenue or yung installment sales, eh, hindi given. Yun mismo yung hahanapin natin from the collection or from the deferred gross profit. Okay, so, ganun lang din to. Di, gawin na natin to, class. Okay, to come up with the contract price, di ba sabi natin si contract price, yan yung revenue natin. Ang component ng revenue, yung cost, at yung profit. Okay? So, ang meron dito sa given, ay yung profit lamang. So, profit for the year. Ito ay 2020, tapos 2021. Wait lang. Yan. So, ang profit for the year daw natin, is 180,000 at 60,000. Parehong for the year yan. Okay? So, profit from previous year is
So, dahil 2020 nag-start yung construction, wala tayong profit from previous year. Okay? Or profit to date. Yan. Okay? Pwede ba ang sabi natin, yung profit natin, ang basis niyan is yung percentage of completion natin. Kumbaga, nagre-recognize tayo ng profit based sa kung magkano or ilan porsyento na yung naitrabaho natin. Yan. Kaya ibig sabihin, itong 180,000 nung 2020, base yan sa 30% completion. So, i-divide lang natin yan to come up. Ah, wait lang. Sorry. I-divide lang natin yan to come up with our total profit nung period na yan. Or estimated profit. Yan. So, bakit kailangan natin makuha yan? Kasi, nung 2021 daw, ang ini-expect nating profit ay 600,000. Pero, hindi pa natin na-recognize yan nung 2020. Kasi, 30% completed pa lang yung project natin. Kaya, out 30% ng 600,000, 180,000. Yan pa lang yung record natin for that year na profit. So, sabi natin, ulitin natin, si contract price, yan yung revenue. So, ang revenue ang component niyan, kaya ka nagkakaroon ng revenue or contract price kasi yung cost mo, dadagdagan mo nung desired profit mo. So, ito na yung estimated profit natin. Magkano na ngayon yung estimated total contract cost natin? So, dahil given yung estimated total contract cost natin, idagdag lang din natin siya. 1,400,000. Yan. So, ito na yung contract price natin. So, just to check lang, ituloy natin to by 2021. Kasi, kung ito yung contract price, by 2021, yan din yung dapat na makukompute natin. Kasi, hindi yan magbabago. Okay? So, estimated contract cost daw natin by 2021 is 1,680. So, tama. 2 million yung contract price natin. So, ang sagot dito is letter D. Wait lang. Yan. So, pangalawa, how much is the contract revenue for the year? So, dahil meron tayong contract price na 2 million. Yan. Sabi natin, nagre-recognize tayo ng revenue based dun sa percentage of completion natin. Okay? So, dito class, by 2021, pwede natin gawin na 75% less 30% na lang. Ibig sabihin yan, yung 45% na itrabaho mo by 2021. Kasi, meron kang, kumbaga, by 2021 daw, 75% completed na yung construction. Pero, tatandaan natin, by 2020, portion niyan nagawa nung period na yan, which is equivalent nga sa 30%. Okay? So, revenue for the period or for the year. Ayan. Hinahanap natin dito, revenue. How much is the contract revenue for 2021? Yun yung 900,000. So, the answer is letter B. So, dito tayo, how much is the cost incurred for the year 2021? Magkano raw yung cost incurred natin? E di, baliktarin natin. Meron na tayong revenue. Sabi natin, may revenue tayo. E di, ibawas natin yung profit for the year natin to come up with the cost incurred for the year. So, 600,000 less 180, then 900,000 less 60.
Okay, so, magkano yun? 840. So, ang sagot dito is letter A. 840,000. Okay, so, how much is the estimated cost to complete as of December 31, 2021? Parang may nakita na tayong cost to complete kanina. Okay, so wala pa pala. Teka lang. Ito na yung cost incurred for the year natin. Ito yung estimated total contract cost natin. So, ibig sabihin, by 2021, ang ini-expect natin na cost ng trabaho natin ay 1,680,000. Pero ang nai-incur pa lang natin, ito ay for the year. Wait lang, dagdag natin yung from previous year. Cost incurred from previous year. So, cost incurred to date. Yan. So, ibig sabihin, by 2021 daw, ang total cost na natin ay 1,260. Bakit 1,260? Kasi nga, meron daw tayong cost na na-incur nung 2020 for 20,000. Tapos may additional cost tayo na na-incur nung 2021, 840. So, kung ito total mo yan, 1,260. Eh, ang sabi natin, estimated total contract cost natin, 1,680. So, meron pa tayong hindi pa natatapos na 420,000 pagdating ng 2021. Ito na ngayon yung estimated cost to complete natin. 420,000. So, ang sagot dito is letter A. So, last na. How much is the estimated cost to complete as of December 31, 2020? Edi yung 980 kanina, letter B. That ends our topic or discussion for the construction contracts class. Thank you so much for your time.